Kailangan mo nang umalis ngayon, Zacarias. Mahaba pa ang biyahe papuntang Jerusalem at magiging mainit ang araw. Isang araw na biyahe lang naman, Elizabeth. Hindi naman masyadong mahirap yun. Alam mo naman kung gaano ako nananabik sa linggo ng paglilingkod sa templo. May problema ba? Madalas kong isipin ng mga taong magkasama tayo at kung paanong biniyayaan tayo ng napakaraming magagandang bagay ng Diyos. At isa na lang ang hindi pa niya ibinibigay. Nauunawaan kita, Zacarias. Pero kung gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng mga anak, hindi niya ipagkakait yun. Sige na, lahat tayo'y lingkod ng Diyos sa iba't ibang paraan. Baguhan lang ang pwede. Kung sino man ang hindi pa nakakapag-alay ng insenso, lumapit dito at sumali sa palabunutan. Ang numerong 43 ang napili nating lahat. Tandaan nyo na kung sino man ang mabibigyan ng karangalang mag-alay ng insenso, tatanggap siya ng biyaya mula sa langit habang buhay. Ngayon, itaas ninyo ang inyong mga daliri. Isa, dalawa, tatlo, 16, 17, 26, 27, 41, 42, 43. Zacarias, ikaw ang siyang napiling magsagawa ng pag-aalay ng insenso. Ikaw rin ay piniling maglingkod na kasama ko. Huwag kang matakot, Zacarias. Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo at maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias. Ihahanda niya ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Pagkakasunduin niya ang mga ama at ang mga anak. At sila'y manunumbalik sa daan ng matuwid ang mga naging suwail. Paano ko pong matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na. At ganun din ang aking asawa. Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniniwala sa mga sinabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makapagsasalita hanggat hindi nagaganap ang mga ito. Hindi pa natin masimulan ng pagbabasbas. Bakit kaya natatagalan si Zacarias na isagawa ang pag-aalay ng insenso sa altar?
nagkaroon ng pangitain si Zechariah. Sa palagay ko, kinuha ang boses niya. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kapagan ka nawa at sinabay bayan ni Yahweh. Limapin ka nawa at matigyan ng kapayapaan. Hindi ko maintindihan kung bakit tuwang-tuwa kayo sa bagay na yan. Medyo nakakalibang din naman sila, di ba? Para sa akin, makalat yan. Malagkit! Charlie, anong sinasabi natin pag dumidighay tayo? Ayoko na talaga! Chris, alam kong kailangan mag-babysit ng mama para kay Mrs. Peterson para makapag-Christmas shopping siya. Pero bakit tayong kailangan magdusa dito? Ay, ikaw naman, Joy. Nasaan ba ang holiday spirit mo? At saka, akala ko ba mahilig ka sa bata? Napaka-cute, nakakagigil at... Oh. Well, mahirap alagaan. Mahilig din naman ako sa mga baby eh. Pero si Charlie, ano eh? Ano? Hanapin niya ako! Nasa siya? Charlie, bumalik ka! Charlie! Lagot na! Charlie! Papunta siya sa hagdanan! Charlie! Hindi ako mahuli! Pumusta ka pa! Ayun siya! Gizmo, grips to the rescue! Ha! Ayos! Hawak mo na siya, Giz! Oh, pero sino ka hawak sa akin? Ako, Giz! Joy, hawak niyo! Kapag nahuli talaga kita, Charlie! Nawala na naman siya! Ano nang gagawin natin? Huhulihin natin siya, tapos papakawalan na lang natin sa kagubatan! Hi, kids! Igagawa ko nga pala si Charlie ng dinner niya. Gusto niya na bang kumain? Hey, Mom! Pwede kang tulungan ni Joy. Kakasabi lang niya sa akin kanina na mahilig daw siya sa mga bata. Okay, maganda yan. Kunin mo na muna si Charlie. Linisan mo siya habang chine-check ko yung soup. Tingnan mo nga kung anong ginawa mo. Ayoko nga mag-alaga kay Charlie. Hindi ngayon o kahit kailan. Kahit na kailan! Superbook! What? Superbook, wag na yun! Guys, maiwan na lang ako rito para mag-babysit kay Charlie habang... Charlie! Gizmo! Oo, guys, di ba ganda to? Dadalhin ko kayo para makilala ang mag-asawang matututo na sa Diyos ay walang bagay na imposible. Isa pa! Ipadalit! Charlie, may balon dyan! Huli ka! Galing mo, Joy! Natural na natural sa iyo ang pagbibibisita. Ayon sa aking geosensors, nandito tayo sa Ein Kerem, isang maliit na bayan sa kanluran ng Jerusalem. At ang oras ngayon ay bago ang kapanganakan ni Kristo. Nakakainis naman talaga! Kailangan na natin makauwi! Hindi natin pwedeng alagaan si Charlie 2,000 years ago! Shh! May paparating! Huwag kang makulit, okay? Hindi ka na naman nakikinig! Joy, huwag ka mahilay! Sabihin mo kay Charlie, tawa ng tawa! Magandang araw, mga bata! Kumusta po? Kumusta kayo? Bago lang ba kayo magkakapatid dito sa lugar na ito? Ang kapatid ko? Ano? Hindi kami magkaano-ano! Ako lang kasi nagbabantay sa kanya ngayon! Opo, napadaan lang kami rito sa lugar niyo. Ah, ganun ba? Kung gusto niyo, pwede ko kayong bigyan ng matutuluyan. Nagpunta sa Jerusalem ang asawa ko para sa kanyang linggo ng paglilingkod sa templo. Masaya rin naman makarinig ng mga boses ng bata sa tahanan namin. Wala po kayong mga anak? Lagi akong nananalangin magkaanak, pero hindi pa rin ako nabibiyayaan. At ngayon, matanda na ako. Katulad po ng sabi nila, ang biyaya sa isang tao ay pwedeng maging... Ow! Charlie! Anak, mag-aasawa ka rin. Ibig mo bang sabihin ayaw mo magkaroon ng anak? Mag-asawa? Ako? Ang bata ko pa po. At katulad ng tradisyon, ilang taon na lang at pipili na ang iyong ama na mapapangasawa mo. Pasensya na. Best friend kita, Joy. Pero nangako ako sa nanay ko na magtatapos muna ng pag-aaral bago magpakasal. Charlie! Lapit na talaga ako mapuno sa'yo! Akin na siya.
Oo, oh, bawal ang problema. Magsasawa ka rin. Ayan. Oo. Alam mo ba na napakagwapo mong bata? Elizabeth! Huh? May kakaibang nangyari kay Zechariah! Zechariah! Ano nangyari? Elizabeth, hindi na siya nakakapagsalita. Nagkaroon siya ng pangitain sa loob ng sangtuwaryo. Pagkatapos nun, nawala na siya ng boses. Wow! Oh, Zechariah! Oo! Isinulat niya to. Nagpakita sa akin ng isang anghel para sabihin na magdadalang tao ka, Elizabeth. Ano? At dahil pinagdudahan ko ang mga plano ng Diyos, mananatili akong pipi hanggang sa matupad ang bagay na ipinangako niya. Elizabeth, paano mo malalaman kung magugustuhan mo magkaroon ng anak? Alam mo na, pagkapanganak niya. Buong buhay ko, ginusto kong magkaroon ng anak, Joy. At dahil matanda na ako, akala ko hindi na mangyayari yon. Ngunit malinaw na ngayon na merong espesyal na plano ang Diyos para sa akin. At sa Kanya. Pero isang napakalaking responsibilidad ang pagkakaroon ng anak, hindi ba? Tingnan mo, kailangan lagi ka nalang nag-iingat. Mahigit 5 buwan ka nang hindi nakakalabas ng bahay. Oo. At dahil doon, lalo siyang lumalakas araw-araw. Ngayon, pwede mo bang tapusin yung pampalasa sa tupa na itinuro ko? Sa palagay ko. Salamat, anak. Hoy, Joy! Tingnan mo to. Ginagamit ko yung mga reference videos ni Gizmo galing sa mga biyahe natin para malaman kung nakilala na natin ang mag-asawa at mukhang ang hindi pa. Kaya nga tinanong namin si Zechariah tungkol sa pamilya niya. At dahil pipi pa rin siya, sinusulat namin ang mga tanong at tinatranslate naman ni Gizmo. Chris! Ano ka ba? Tingnan mong ginawa mo. Sandali lang, Joy! Pakinggan mo muna to. Ang sabi ni Zechariah, ako at ang aking asawa ay nagmula pa sa lahi ni Aaron! At gamit ang 3D printer ni Gizmo, mapapakita namin sa iyo kung ano ang nalaman namin. Gizmo? Ginamit ko ang 3D printer ko para gumawa ng mga maliit pero makatotohan ang modelo ni Moises at Aaron at... Giz, ikaw to eh. Ako nga yan kasi sinubukan ko lang naman mag-test run. Ibigay mo ka sa akin yan! Wow! Nagsayang ka pa ng oras na gumawa ng 3D selfie. Hindi ba parang ang weird yata, no? Hindi, Chris! Kung gumawa ako ng isang life-size na mamang nakasuot ng golf pants at meron pang minor's helmet, yun ang siguradong weirdo! Ang pikun mo naman? Tulad ng sinabi ko, gumawa rin ako ng mga replika ni Moises at Aaron at... Alam mo, sa tingin ko maganda ang pagkakagawa ko nitong Gizmo model. Oops! At nilagyan ko rin siya ng paborito ng lahat na lifelike extendo grip! Yes. Ano ba gusto mong sabihin tungkol kay Aaron at Moises? Nawala sila ng sikat na sikat at paborito ng lahat na extendo grip! Gizmo? Oo nga pala. Ganito. Nagmula sa lahi nila Moises at ng kapatid niya si Aaron, sina Zechariah at Elizabeth. Nakilala na natin sila sa paghati ng dagat na pula. Tsuk-tsuk-tsuk-tsuk. At matutuwa kayong malaman na nalagpasan nila Moises at Aaron ang lahat ng mga salot na dumaan sa Ehipto. Tulad ng balang at langaw at... Wag! Hapunan natin yan. Pampalasa sa tupa. Joy, gusto lang namin sabihin ni Gizmo sa'yo na nag-cross-reference din kami sa mga iba pang mga tao na nanggaling din sa lahi ni Moises at Aaron. At ang dalaman namin, tatara! Siya! At sino naman siya? Si Juan na tagapagbinyag! Ganito kasi yon. Nakilala natin siya 30 taong makalipas ngayon na nangangaral sa Ilog Jordan. Ang ibig sabihin magkakamag-anak sila? Kung nanggaling si Juan sa lahi ng pinanggalingan ng mga mag-asawang Zechariah at Elizabeth, at makikilala natin si Juan 30 taon mula ngayon, kung saan 30 na ang edad niya, hindi naman siguro ang anak nila ang magiging si Juan na tagapagbinyag paglaki niyan, di ba? Kailangan nilang malaman! Joy! Wag! Hindi mo pwedeng sabihin! Joy! Kailangan mong pag-isipang mabuti ang gagawin mo! Nakulagot! Isa yung Thai Whirl! Hindi natin pwedeng iwanan si Charlie! Joy! Bilisan mo, ah! Superbook! Hintayin mo si Charlie! Gizmo! Naloko na. Chris, wala si Joy dito. At wala rin si Charlie. Kailangan natin bumalik agad. Uy, mukhang meron nagka-camping banda ron.
Chris, nandito tayo sa isang kalsada sa pagitan ng Nazareth at Inkerem. Baka mamaya kung sino yan. Sandali, Chris. Kung maglalakbay tayo papunta ron, makakabalik na tayo kung nasa sina Joy at Charlie bukas ng tanghali. Oo, naiintindihan ko, Giz. Kaya lang, nakakaamoy ako ng hapunan. Hindi maganda itong naisip mo, Chris. Hintay mo ako! Alam ko na kilala ka na namin dati. Ikaw si Maria, at malapit na kayong magkaanak ni Jose at... Oo, nagdadalang tao nga ako. Pero paano mo naman nalaman? Kasi baka napagkamala lang kayo ni Chris na si ano. Tama, siya nga! Akala niya kasi ikaw yung babaeng si Elizabeth na kakilala namin. Sila ng asawa niya, si Zechariah. Kilala niyo pala si Elizabeth at Zechariah? Pinsan ko si Elizabeth. Pinsan mo? Pinsan mo? Oo, papunta ako para bisitahin siya. Elizabeth? Sa bahay nila? Oo. May nagpakita sa aking anghel at ang sabi niya magkakaanak din si Elizabeth. At ang sabi niya, huwag kang matakot, Maria. Sapagat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay magliliit manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angka ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Paano po mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen. Mapapasayo ang Espiritu Santo. Sasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Ang kamag-anak mong si Elizabeth ay magkakaroon din ng anak kahit na siya'y matanda na. Walang nag-aakalang magkakaroon pa siya ng anak. Matapos ng 3 buwan, magsisilang siya ng sanggol na lalaki. Dahil walang bagay na imposible sa Diyos. Diyos. Malamig ngayong gabi. Dito lang kayo sa apoy. Darating tayo bukas sa tahanan ni Elizabeth. Sabi ko sa iyo, nakilala na natin siya dati. Ang baby ni Maria ay magiging si Jesus na siyang magiging tagapagligtas ng buong mundo. At ang magiging anak ng pinsan niyang si Elizabeth ay magiging si Juan at tagapagbinyag. Para namang hindi ko alam ang bagay na yan. Nasusunod ang sapatos mo. Sige, sa'yo na yung kumot. Matutulog ako malapit sa apoy. Ay, sa wakas nakatulog na rin siya. Elizabeth! Zechariah! Meron kayong bisita! Joy, nakabalik na kami! Chris, dito sa taas! Zechariah, si Maria, ang pinsan ni Elizabeth! Joy! Chris, Giz! Si Maria ba na pinsan ni Elizabeth ang ina ni Jesus? Elizabeth! Elizabeth! Pinagpala ka ng Diyos sa lahat ng mga kababaihan at pinagpala rin ang iyong anak. Pero paano niya nalaman? Ni hindi nga mukhang buntis si Maria, hindi ba? Sino ba naman ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Pagkarinig ko ng iyong bati, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Lubhang mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasabi ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya akong kanyang abangalipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin ako mapalad dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihan. Thank you.
isang lalaki! Sinabi ng Panginoon at ito'y nangyari na! Isang lalaki ay pinagkaloob kay Zechariah at Elizabeth! Totoo ba yun? Ay. Kailangang ihango sa ngalan ni Zechariah ang bata. Hindi. Ang pangalan niya ay Juan. Ano? Ngunit walang mayroong ganung pangalan sa inyong pamilya. Tama. Zechariah, anong pangalan ang nais mong ibigay sa iyong anak? Oo nga naman. Anong pangalan? Humihingi siya ng masusulatan. Sibigay ang kanyang sulatan. Makikiraan! Nandito ako! Nasa akin ang kanyang sulatan! Ano? Huh? Patingin nga ako. Juan? Huh? Totoo ba yan? Purihin ng Panginoon ang hari ng Israel dahil binisita at sinagip niya ang kanyang bayan. At ikaw, aking anak, ay tatawaging propeta ng ating Panginoon dahil ikaw ang maghahanda para sa ating Diyos. Ng hapunan. Halika na, Charlie. Sigurado akong gutom ka na naman. Uy, Joy! Akala ko ba sabi mo? Ayokong mamag-alaga kay Charlie. Hindi ngayon o kahit na kailan. Alam mo, sinabi ko nga yun. Pero sa Diyos, walang kahit anong imposible. Malay mo, kamanghamanghang bagay ang gagawin mo sa hinaharap. Lumaki si Juan na may malakas na pananampalataya at nanirahan siya sa disyerto hanggang kanyang sinimulan ang pagsisilbi sa Israel. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.